si Jesus na makapangyarihang humingi. March 10, sa mga makilangit na dako. Gayun may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Juan Kapitulo 17 Versikulo 20. Isipin si Kristo, ang sinasamba ng mga anghel, sa ugali ng isang nagsusumamo. Siya ay isang makapangyarihang nagsumamo, na naghahanap sa mga kamay ng Ama ng sariwang mga pantustos na biyaya, at lumalabas ng masigla at ginawang sariwa, upang ibahagi ang kanyang mga aral ng katiyakan at pag-asa. Tingnan ang kanyang nakaluhod na anyo. Tulad ng sa mga oras na maliwanag ang buwan ay ibinubuhos niya ang kanyang kaluluwa sa Ama. Masdan ang mga anghel na nagmamasid sa taimtim na nagsusumamo. Ang kanyang panalangin ay tumataas sa buong langit alang-alang sa atin. Madalas na masaksihan ng mga disipulo si Kristo na nakaluhod sa panalangin, ang kanilang mga puso ay nadurog at nagpakumbaba. Nang bumangon ang kanilang Panginoon at tagapagligtas mula sa kanyang mga tuhod, ano ang nabasa nila sa kanyang mukha at anyo? Na siya ay sinuhayan para sa tungkulin at inihanda para sa pagsubok. Ang panalangin ay isang pangangailangan ng kanyang sangkatauhan, at ang kanyang mga kahilingan ay kadalasang may kasamang malakas na pagtangis at pagdurusa ng kaluluwa habang nakikita niya ang mga pangangailangan ng kanyang mga disipulo, na hindi nauunawaan ang kanilang sariling mga panganib, ay madalas, sa ilalim ng mga tukso ni Satanas, na naaakay palayo mula sa tungkulin tungo sa maling gawain. Ang buhay ni Kristo ay dalisay at walang duungis. Ayaw niyang magpadala sa mga tukso ng kaaway. Kung sumuko siya sa isang punto, mawawala sana ang sangkatauhan. Sino ang makapagsasabi ng pagdurusa na kanyang tinitiis habang nakikita niya si Satanas na naglalaro ng buhay para sa mga kaluluwa ng mga taong nagsasabing sila ay kanyang mga disipulo, at nakikita silang nagpapaubaya sa bawat punto, na nagpapahintulot na masira ang mga depensa ng kaluluwa. Hindi natin maiisip ang pagdurusang tinitiis niya sa paningin ito. Ang isang kaluluwang nawala, isang kaluluwang sumuko sa kapangyarihan ni Satanas, ay higit na mahalaga sa kanya kaysa sa buong mundo. Anong argumento ng kapangyarihan sa panalangin? Gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Juan Kapitulo 17 Versikulo 21-22.